Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, guys, ay maipapakita ako sa inyo at i-share tungkol sa kung paano natin maiiwasan hukayin ng mga bubuyog yung ating mga soil sa ating mga bulaklak. So, example po nito ay example po dito ay ito. Ayan. Hindi po yung manok, guys. Ayan. Ito po. Yan. Yung manok rin yan. Isa rin yan sa mga problema din natin sa plants. Ayan. Ito, guys. Yung butas na yan. Dinalagyan yan ng mga bubuyog ng mga anak nila at mga pagkain ng mga babies nila. So, ayan. Yung ginagawa nila, guys, eh yung pag hinuhukay nila yung butas, natatapon yung pumice sa mga bulaklak sa kanilang mga center, kumbaga doon sa mga ano tawag ba dito? Rosette, tawag ba nila yung pinaka-center talaga ng plants. Basta ganun, guys. So, ayan. Natatapon kasi minsan pag may mga plants din sa ilalim. So, ayan. Yung ginagawa ko, tinatabunan ko na naman ulit sila. Pero, di kaya minsan ay pag tinatabunan ko naman yung mga butas sila, yung labas ay pag tinatabunan ko pala yung butas, ginilagyan ko agad ng tubig para mag-close yung butas, yung soil. Kaso, yung problema naman, guys, ay pagbalik ko na naman, ayan na naman sila. Babalik na naman yan sila at maghuhukay na naman sila niyan. So, ayun, isa sa mga problema ko. Isasayang kasi, guys, yung pumice ko at saka mga soil. Tapos, nasisira talaga yung kumbaga yung nakukulitan kasi ako, guys, sa kanila kasi pabalik-balik lang sila. Bubutas na naman sila. So, eto rin, oh. Ayan na naman sila, guys. Ang dami nila hanggang pa doon sa lahat ng mga plants ko. Yung mga sa lahat ng pot. Okay. Eto kasi ang mga langgam. Sa nakikita nyo po, ang dami pong langgam. Tinitingnan ko naman po, kaso wala naman pong aphids. Eh, yung ginagawa po ng mga langgam is, yung kung ano po yung nilalagay ng mga bubuyog sa loob ay kinukuha nila, guys. Ayan, madami talagang bubuyog dito. Ay, dito rin pala, guys. Oh, ayan. Ah, wala na. Hindi na masyado makita. Meron din yan butas, guys. Kaso naano ko lang. Ayan. Puro may mga butas. Ito pa, guys. Ayan. Puro butas yan, guys. Ayan. Ang kukulit nila. So, bale, ayun. Yung ginawa ko, naghanap ako ng paraan para hindi nila mahukay, guys. Kasi napaka-ano talaga eh. Ang kukulit talaga. Alam nyo ba yun? Ang kulit. So, ayun na. Ang gagawin ko po at ipapakita sa inyo ay kung paano ko sila gawa ng paraan. Ito po yung isa sa mga ginawa ko. Yung mga atabi dito. Yung balat ng mga niyog na binalatan ng shred ko pala. Ayan. Shred. Ayan. Na-shred ko yung balat ng niyog. At saka ayan. Ginugupit-gupit ko lang, guys. Tapos ipapatong ko siya dito. Para hindi na nila mahukay. So, ayan na. Meron ako dito. Noumpisahan na. Eto rin. Noumpisahan ko na siya kahapon. Kaso ay atagba dito. Hindi ko siya natapos. Okay. So, ayan, guys. Tapos, guys. Eto din pala. Eto na yung mga naipon ko. Alam nyo ba? Napakahirap pala nito, guys, gawin. Masakit sa kamay. At tapos yung pag maggupit ka ba. Ayan. Pag magupit ka, masakit talaga sa kamay, parang nangangalay na yung kamot, yung kamay mo. Nangangalay na yung kamay mo sa kakagupit at pag hihimay-himay, ayun na. Himay-himay. Hihimayin niyo pala, ayan. Nahihirapan ako sa shred na sinasabi natin. So ayun, guys, hinimay-himay ko lang tapos ginupit-gupit ko. Ang hirap pala niya, guys. Pero syempre, dahil low budget tayo.
kailangan natin magtagba dito, gumawa ng paraan. Kasi naman kasi guys, pag bumili pa tayo ng mga kokopit, kasi iba, alam niyo naman, gagastos pa tayo, eto libre lang, pagod mo lang yung capital mo dito. Kaya ayun, so eto na guys ha, eto na pala siya. Yan, ipapatong natin si Babo ng bali, ito yung toppings natin. Yan, ayun. Okay, nano ko na yung gusto kong sabihin. Ayan, ito yung magiging toppings natin guys. Imbis na pumice or pumice, ayan. Actually, pumice din po yung tinatoppings ko. Kaso lang, nasasayangan po kasi ako. Kasi marami pong natatapon, 'di ba? Binibili natin yung pumice ng per kilo. Tapos ayan, mahuhulog lang sa sahig, wawalisin mo naman. E, minsan hindi mo na maibalik sa ano mo kasi nadidiri ka na sa mga ano ng mga aso, yung balahibo ng aso. So ayun. Ayaw mo nang ibalik sa pot. Okay, so ayan na guys, maglalagay tayo sa mga plants natin. Sabayan niyo po ako ha.